Hello guys, good morning. Happy day. Andito naman si Ate, si Mami Borsia. Habang naghihintay ng oras, tumaan ako dito sa park, nag-exercise, tapos kain tayo ng merienda o corn snack. Ayun, may matandang daan. Tapos mamaya hapon ko dun para kainin ng bird. Uwi na ako mamaya. Merienda lang ako. Merienda tayo. Guys, ang buhay dito sa Taiwan ay simple lang. Maraming mabait, maraming masungit, kagaya din sa Pilipinas. As we introduce ko dito, ang disiplina ay very number one kanila. Pinanatili nilang malinis ang park. Ayun, no, naglilinis sila lagi, o. Naglilinis sila lagi. Ang parks. Naglilinis sila lagi. Tsaka, ang ganda yung, mga flowers. Tapos, may mga upuan. May mga batong stone upuan. Kasi, sa kanila, maalaga ang stone. Hindi sila tamad. Gaya niyan, anong tawag sa ating yellow bell? Karamihan naman sa atin ay magaganda rin naman ang places. Pero dito, parang peace of mind ka. Hindi ka takot maglakad kahit maraming tao. Ganun. They are very walang pakialaman. Open mind ba? Hindi sila maarte. Ayun, ang ganda din ang place na yun. Kaya pag halimbawa nahatid ko na yung anak ko sa school, dadaan ako dito, mag-relax-relax bago umuwi sa bahay. Pag uwi ko na sa bahay, yun, magluluto na ako. Tapos, pagka may tatawag sa akin na magta-translator, pupunta ako. Kasi nag-iisa ako, I always dadaan ako dito sa park. Habang tapos mag-exercise, within 15 minutes, mag-merienda ako, uwi na ako. And then after that, mag-relax ako. Introduce ko. Ganun lang buhay ko dito, simple. Pero, kailangan din magtrabaho. Ang trabaho ko dito bilang translator, yung mga broker at mga agency na tatawag sa akin para kung may mga problema ang Pilipino, ganun, tinutulungan ko silang yung mga agency na puntahan yung mga Pilipino na nangailangan ng advice o nangailangan ng mga problema sa kanilang yung mga problema na nangailangan sila ng support na advice sa kanila para sa ganun ay ma-relax naman yung mga sarili ng mga kapwa natin. So
yun ang trabaho ko dito. Kasi hindi pa ako nakapagtrabaho ng stable. Dahil yung anak ko ay nag-aaral, kailangan ko humihapit sundo sa school. Pero yung panganay ko, tapos na. Yung pangalawa lang, hindi pa, mag-graduate pa lang ng grade 12 ngayong next year. Kwento ko lang ang buhay ko dito. Simple lang. Masaya. Simple. Panatag ang loob. Saka, hindi yung laging apura. Laging parang nag-aapura lagi. Hindi. Yun ang ano ko. Kasi iba-ibang style naman ng buhay Pilipino na nag-asawa dito sa Taiwanese. Sa mga Taiwanese. Sabi ko na nga lang. Kasi ako bilang isang asawa ng Taiwanese, pinapriority ko yung family ko bago trabaho. Kasi yung asawa ko may trabaho naman. Ganun. So, siguro pag nakapag-graduate na sila yung dalawa kong anak, pwede na ako mag-stable job. Ang trabaho ko lang, mga nag-translator, noong wala pang pandemic, I always go to Philippines na tinutur ko yung mga nangangailangan ng tour guide. Next time, marami tayong pag-usapan, pero ngayon, share ko lang muna yung mga basically na ginagawa ko. Salamat! God bless and good day. Bye!